po kasing kumalat na naman mga fake news. Okay. May mga tao sa mundo na hindi makamove on sa politika. No? At sila may mga bataan na bayaran, no? Na walang gagawin kundi imali, ibaluktot yung mga salita para linlangin, lituhin, inisin ang taong bayan. So muli, no? Bago ko tumungo sa isang bagay na kailangan ko kayong i-update para maging guide nating lahat at walang kaguluhan at kalituhan nangyayari. Bukas, walang pasok ang preschool hanggang elementary, private and public. Okay. Second issue, mga kababayan, no? Meron po kasing kumalat na naman, ay, por Diyos, por Santo, may kumalat na naman na fake news, no? Doon sa aking Facebook account, itong pinanonoodan ninyo, itong account na ito, meron nung nag-grab ng picture. Ibig sabihin, siguro, kinuha yung post namin, no? Nung nakaraang araw, no? Tapos, pinalitan yung content. Julius, ipakita mo nga. Ayan. Mga kababayan, nasa screen po ninyo ang totoo at hindi, no? Dito po, ako po'y nananawagan sa inyo. Sa inyo muna. Nananawagan ako sa inyo. Magsiyasat po kayo ng maigi. Total, lagi naman kayo nakatutok, which is maraming salamat sa inyo, dito sa aming official o aking official na account at official na account ng Manila Public Information Office na kung saan nakakakuha kayo araw-araw halos sa ginawa ng Diyos ng update sa nangyayari sa Manila. Pero, pupuntahan nyo yung talagang account ko. Ngayon, kung makikita nyo sa bandang kanan ng screen, pag pinansin po ninyo, parehong-pareho. Parehong-pareho. Di ho ba? So, hindi nyo mapipigure out kung totoo o hindi. Yung nasa kanan, picture grab. Yung nasa kaliwa, yun po yung post namin. No? Pero, meron pong kakaiba dyan. No? Pansinin nyo po, yan po ay Photoshop. This is maybe edited on Photoshop. Yung nasa kanan. Kasi, makikita nyo kumapal yung mga fonts. No? Doon sa original, talagang text file. Pero, ang iniba talaga, no? Pag sa unang saltada o sa unang tingin, no? Makikita mo parang kami nagpo-post o magsipag-ingat po tayo. Kaya walang masama magsiyasat. Total, nakapalo naman kayo sa amin, no? I-browse ninyo yung aming mga post. No? Kasi napakalaking bagay po niyan. Dahil yung misinformation na yan, nagdudulot yan ng animosities. Nagdudulot yan ng kalituhan, no? Nagdudulot yan ng inis, no? Kabisitan, no? Kasi may mga taong walang magawa sa buhay, kung hindi mamerwisyo, nang mamerwisyo na lamang ng kapwa niya. Tingnan po ninyo, kami ba yung naperwisyo diyan? Hindi po. Ang napeperwisyo diyan taong bayan. May mga tao sa mundo na hindi makamove on sa politika, no? At sila may mga bataan na bayaran, no? Na walang gagawin kundi imali, ibaluktot yung mga salita, no? Para linlangin, lituhin, inisin ang taong bayan. Eh yun yung hanap buhay nila. Pag sila ho nakapamerwisyo ng kapwa, kikita po sila. Yan po ang hanap buhay nila sa buhay. Pero yan ho, naniniwala ko dyan, meron po yung gaba.
Oh, kukuri kong ino mga bituka niyan. Oh, bakit to? Oh? Dahil yung ipinambili nila ng pagkain, ikinain nila, ay galing sa pamimerwisyo ng kapwa. Oo. Kaya lahat yan, no? Babakukangin at gagalisin sa katawan. Kasi ang budhi napakasama. Ang kaitiman ng budhi, sagad hanggang buto. Eh, kailain nyo yan. Ilang magulang, ilang estudyante, guro, mga opisyal ng paralan, ang malilito. Di ho ba? Pero yan po ang kaligayahan nila eh. No. Huwag nyo po silang bigyan ng kaligayahan. No. Tumungo kayo doon sa post. Tapos, total, impormasyong mahalaga ang hinihingi ninyo, impormasyon o abiso na importante sa maagang panahon ang hinihintay ninyo. O, kung wala rin lang naman na post sa amin, o kaya, i-browse ninyo yung mga pinost sa page ko, o yun. Oo, yan. Huwag nyong isi-share yung grab na picture. Ang i-share nyo, yung link. Pag sinare nyo yung link, kilik ng viewers, pupunta sa amin. Yun. Kaya yan, mapapansin ninyo, hindi yung sinare yung link. Dinarabo yung picture, pinost, ni-repost, and so on and so forth. Ayan. Kaya nagkakaroon ng kalituhan. So, doon naman sa mga mahilig kumain ng ampalaya, tigilan nyo na. Ang ampalaya, maganda lang yan sa diabetes. Hindi yan maganda sa buhay. Kala ko ba gusto nyo maglingkod? Yan ba ng uri ng paglilingkod ang gusto ninyo? Lituhin ang taong bayan. Hindi paglilingkod ang tawag dyan. Ang tawag ko dyan, self-interest. Ibig sabihin, gusto mo lang yung pwesto. Oo. Kaya kahit makapamerwisyo ka ng dapat na taong paglilingkuran mo, baliwala sa'yo yung damdamin nila. Malugod ka, yan ang ipakain mo sa pamilya mo. Oo. Yung ikay kumikita, pero sa kapahamakan ng iyong kapwa. Sumaya ka. Diba? Yan ang style mo eh. Hindi ka pa naka-move on. No? Pero, be that as it may, going back to you, mga kababayan, sisimplihin natin, ha? Pag gusto nyo pong i-share ang aming information, pinakasimple po, click ninyo yung sa bandang ibaba, may tatlong icon. Yung like icon, yung comment box, at saka yung share, yung arrow. Yun ang i-click ninyo, copy, paste, or click share. Share to a page or share to your account. Ayan. Para na sa ganoon, pag nagbibigay tayo at nagsishare tayo ng information, no, ay may pinagkuhanan. At yung pinagkuhanan, official. Tingnan ninyo, Photoshop na Photoshop po. Nakita niyo yung difference? Kung sisinsin ninyo na maigi. Tingnan nyo yung size ng font, o yung guhit, o talaga yung Photoshop. Pero magkaganon man, ipinagpapasalamat namin sa Diyos dahil may mga bagong teknolohiya na natuklasan ngayon, katulad ng Facebook, at katulad itong ginagawa namin. No? Ito pong ginagawa namin, no, ay isang pamamaraan para hindi kayo malito, mabigyan kayo ng impormasyon, mabigyan kayo ng guide, paalala, panawagan, o pagtugon ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ito po yun. Ito po yung ginagawa natin. So, makikita ninyo sa ibaba ng screen, yan po, facebook.com/IscoMorenoDumagoso. Kasi pwede po silang gumawa ng Isko Moreno Dumagoso, maaari sa ibabaw, pero yung mismong domain, they call it domain, makikita nyo, domain link, yun ang titingnan nyo maigi, ayan po nasa screen ninyo, yan hindi po nila yan makukuha, ito naman, facebook.com/ManilaPIO, yan,
Diyan nyo po titingnan. Tapos, kung hindi nyo pa rin kayo sigurado dyan, ang gagawin ninyo, yung mga pinost namin that day. Malalaman nyo naman, makikita nyo naman. So, mag-ingat po tayo, ha? O, dahil, nako, Diyos ko, talagang walang napakasama ho ng budhi ng iba. Dahil personal lang nilang interes ang iniisip nila. Wala ho silang pagmamalasakit sa inyo. Malito kayo hindi, wala silang pakialam. Nakakalungkot po, ano? Nakakalungkot po kasi sila yung mga nababalak na maglingkod sa bayan pero sa kapahamakan ninyo, wala silang pakialam. Yan ang sad story, no? Ng politics. But be that as it may, pasa po kami in our own little way with our team in City Hall. We'll do our best to provide you right information. And it's up to you to appreciate it. If you appreciate it, you share it. Di ba? So muli, no? Ingatan po natin yung mga ganyang mga fake news.